dito sa mga kapitbahay din. Kasi hindi ko alam kung anong reason niya o anong ano niya, masama bang loob niya sa amin o ano. Tapos, na wala namang nangyari. So ngayon, tanong-tanong ako dyan. Ang kwento naman itong sa shawarma, lagi niyang sinasabi na tinatawagan siya ng dati niyang boss. May number po ba siya? Hindi, kasi nagpabili kasi siya sa akin ng cellphone. Ah, okay. Pero nagpalabas siya sa akin ng cellphone. Opo. So ngayon, paano nalalaman ng boss niya, dating boss niya yung number niya? Oo. Facebook. Ah, sa Facebook. Oo. Okay. Ngayon, nang may cellphone na siya, nagsabi, nagkwento siya sa akin. Sabi niya, "Kuya, nag-message sa Facebook ko yung boss ko. Pinapabalik na ako." Sabi ko, "Sir, wala akong problema. Kung opportunities yan, sige, palalayain ko kayo. Kung magandang ano nyo dyan, pumunta kayo. Wala akong problema sa akin. Basta magsabi lang kayo." Opo. So ngayon, nung ano, kinikwento niya rin dito sa mga taga-shawarma na ganun raw. Kukunin siya. Pinapabalik na siya. Dahil mag-ooperate na raw ulit. Opo, opo. Ang sabi naman raw ni Joseph dito na pinapabalik ako dun, pero parang ayaw kong iiwan sila, kuya. Opo, opo. Ganyan, ganyan. Kasi nga, maganda naman ano namin eh. Tinrato naman namin siyang tao. Hindi naman na ano, may apartment na tulugan siya. Kompleto, kompleto. Binigyan ko siya ng mga damit, may bag pa siya na pangpasok yung belt bag, ganyan. Opo. So, nung umalis siya, iniwan naman niya yung belt bag. So, ibig sabihin, Kuya Eric, yung mga gamit na inilabas niya na nanggagaling po sa bahay niyo, ngayon, nandiyan? Wala na, kinikmit lang niya. Ano mga klaseng gamit? Hindi, mga gamit lang niya. Mga gamit tulad ng damit niya. Mga gano'n lang po. Uh-oh. Pero gamit dito sa car wash, wala siyang binitbit kahit isa. Ayun. So, ang purpose lang po siguro niya doon, talagang gusto lang umalis. Is gusto niyang umalis at babalik po doon sa sinasabi niyang dati niyang boss. Ah, kinabahan ako. Kaya hindi, sabi ko, pati ako, nag-blatter ako kahapon. Ang sabi naman ng mga pulis na hindi pwede na less than 24 hours. Pag within 24 hours, wala pa rin siya, pwede ka na mag-file. Sabi ko, kasi alam ng buong mundo yun. O sabi ko, ganyan, kung may nangyari sa kanya, ako ang magiging responsibilidad doon. Ako ang hanapan ng mga tao. Opo. Sabi niya, saan mo ba nakuha? Sabi ko, nakuha ko lang yun sa isang vlogger. So na ano ko yun, na siyempre kawawa, natulungan ko. Opo. Sabi naman nila, sa susunod ko yan, huwag kang basa-basa. Sabi ko, hindi, wala naman akong problema. Total, hindi ko naman sinama sa vlog ng bahay ko. Opo, opo. Nasa apartment naman siya, may sarili opo siya. So ako, malakas ang ano ko doon na... Sa gusto na rin makatulong. Oo, yun, isa yun na yun ang ano ko na. Hindi naman ako nag-iisip ng masama o ano, basa ako. Nagbigay ako ng ano sa bahay, sa taon ng panibagong ano niya, chance na buhay niya na maano naman, matulungan o ano, kaysa nandun sa palaboy-laboy o ano sa ilalim ng mga nandiyan. So ang sabi naman nila na si Kuya Abul, balik ka dito bukas, mag-file ka na lang ano, kung hindi pa rin ano. Pero may prospect ka pa na kung saan siya na napunta. Sabi ko, meron pero sa talak. Sabi ko ganyan. So, alam mo bang address? Sabi ko, hindi. Kung ano, ipa-search ko doon sa talak, sabi ng mga polis. Kasi may mga contact naman tayo doon. Sabi ko, ako na siguro mismo, sir, sabi ko ganyan. Ikutin ko lang yung ano, alam ko na sa main road yung kinikwento niya noon. Opo, yung karwasan nila. Lahat mo na may car wash. Oo, yun ang ano ko doon, masiguro ko lang na andun siya. Kasi, cargo ko yun pag may nangyari sa kanya. Opo. Oo, hindi ko alam. Sabi ko, wala namang masakyan yun. Sabi ko, hindi rin natin masabi, sir, kasi may mga bus na public transport dyan na kahit makarating lang siya sa Carmen o ano, bilis siyang sumakay ng mga truck dyan. Na makarating lang siya ng Tarlac, malapit lang, Gordial lang naman. Kaya nga po ang ginawa namin, Kuya Eric, galing kami sa vlog, inikot din namin yung tulay kung saan namin siya unang natagpuan. Mm-hmm. Pero wala po talaga siya doon. Pero ngayon, okay naman kasi kahit umalis si Kuya Joseph, no, hindi natin mapipigilan. Oo, no, hindi natin mapipigilan. Ang importante, yun nga lang, hindi siya nagpaalam. No, nanghuhula ngayon si Kuya Eric kung bakit umalis siya na walang paalam. Umalis siya na wala siyang ibang binitbit kundi yung gamit lang niya, yung personal niya. Wala siyang kinuha dito gamit sa car wash, wala pera po. Lang ang inalim. Pera lang na hawak niya na may sasahod po niya yon. Galing po sa niya. Hindi pa. Yung nangiram siya sa akin kasi pambayad niya sa phone lang. Yun lang. Ah, yun lang. Pambayad niya sa phone lang. Pero ayos lang yun. Okay naman yun kasi nakatulong din naman siya sa akin. Opo. And then, agad-agad naman din nung time na yun, nung araw na yun na umalis Kuya Joseph, agad-agad na pa din kumontak din sa akin si Kuya Eric.
And then yung wife niya kumontak din sa akin kasi sabi ko nagulat din ako sa balita kasi baka mamaya sabi ko baka nagbitbit ng mamahalin. Something like that, pero awa ng Diyos, wala naman. Ang gusto lang talaga siguro ni Kuya Joseph kasi nagkaroon siya ng cellphone dahil nabilhan niyo po. Nabilhan niya Kuya Eric ng cellphone. And then syempre, madali na lang ngayon through Facebook, no, madali na lang ngayon. Siguro nahanap siya doon sa kanyang dating amo. Yun naman ang pagkabanggit ni Kuya Joseph. May contact sila, nagkaroon sila ng contact and then sinabi na pinababalik na at magbubukas na sila muli. So hindi natin alam kung anong mga deal nila doon kaya bigla na lang umalis si Kuya Joseph. Pero ganun pa man, sabi nga ni Kuya Eric kanina na pablatter na niya dahil syempre kabado din siya dahil nagiging ano na niya yun eh, parang risko na niya yun kasi nandito na sa poder niya. Pero may edad na si Kuya Joseph eh, no? Kaya na niya kung ano, kaya niya yung sarili niya kung saan siya mabuhay na siya. Kailan ang masama lang dahil dinala natin, binigyan natin ng mabait na boss kung kailan na nangangailangan siya ng mahigaan, makainan, trabaho. So binigay natin yung kay Joseph at buti na lang nakatagpo din tayo tulad ni Kuya Eric na talagang napakalaki din ng puso para magbigay ng pag-asa doon kay Kuya Joseph. Yun lang, sinayang niya dahil wala naman na tayong masabi dito kay Sir Eric, talagang napakabuting amo and then biglang lumaya si Kuya Joseph. Sayang, napasubo. Sayang niya opportunity. Napasubo pa ako. Kasi magbubukas kami ng isang ano, pasubo ako sa kaibigan ko. Ay, yung na-open niyo po sa akin. Na yung nandoon po, na mas malaki po yung area. Ayun, kailan ngayon, siyempre, siyempre ang tiwala ko sa kanya. Opo. Kumbaga si ang trabaho kasi dito ni Kuya Joseph, kahit meron nang nauna sa kanya dito, pero parang siya yung pinaka-boss. Siya yung nagmamanage. So ngayon, malakas ang loob ni Kuya Eric na magbukas uli doon, na mas malaki dito, no? Napasubo na si Kuya Eric, and then bigla siyang lumaya. So paano po yun? Siyempre, gumastos Kuya Eric ng malaki po doon, no? Dahil sa tiwala, at siyempre, hindi niya iniisip yun na aalis bigla si Kuya Joseph, kaya nag-extend ng isa pang car wash. Ayun. So paano po yun, Kuya Eric? Anong mayayari? Hindi ko alam. Kasi ang ano kasi kay Joseph kasi. Pero kumusta? Kumusta si Kuya Joseph mula nung sumampa dito sa inyo? Kumusta bilang trabahante? Bilang ano naman kay Joseph? Mahirap na makasundo sa mga kasama. Yun lang. Sa trabaho? Sa trabaho, oo. Sa trabaho is okay siya? Okay, sa trabaho, okay naman. Oh, pero gawa nung sinabi kong siyang may kumandid, lumaking ulo dahil sa gusto niya siyang masusunod. Lahat, oo. Tapos lahat, kahit na andyan ako, parang inaano na niya ako, pero pinapabayaan ko lang. Ine-ignore ko lang yung kasi gusto ko rin naman na ipaubaya sa kanya kasi baka pag makauwi na kami, at least andito siya na kaya niyang i-handle. Tama. Pero yun nga lang, hindi ko alam kung yung pakikisama lang sa trabaho walang problema. Pero doon sa pakikisama niya doon sa mga kasamahan niya, medyo doon alangan, parang hindi kasi sa makakasunod. Kasi pag hindi sumunod sa kanya, talagang sinisigawan niya. Tapos may isang tao kami dito na talagang ayaw magpapasigaw, nagbabangayan dito na kahit may mga customer. Yan so parang nagiging bastos na ang dati. Nagiging bastos. Pero may mga napaspasok ako ng mga tao na hindi siya nagustuhan. Pero kung sa akin, wala akong pakialam na mawala yung iba kasi tinuturuan pa lang. Opo. Parang nila, kumbaga nakafocus kayo doon i-train si Kuya Joseph or yung tiwala nyo sobra-sobra kasi nakitaan nyo naman napakasipag ni Kuya Joseph sa trabaho pagdating sa trabaho. Pero Kuya Eric, since na nandito po sa inyo at inabot yan ng ilang buwan, never niyo po siya napagsalitaan, napagalitan? Nung second month yata. Opo. Dahil nung may mali siyang nagawa pa na, ano, na sabi ko na yung pinanagpaparinig siya sa customer na huwag na yan linisin kasi nilinis ko na yan kahapon eh. Siyempre, bumiyahe yung sasakyan. Opo. Nung dumihan, kaya pinakarwas uli. Pinaparinig niya sa customer. Sabi ko, sip, hindi ganun ang pagalatid ng ano na ipaparinig ko sa customer. Siyempre, mabilis. Kay kayo na lang. Pero hindi galit yun. Hindi. Payong ano lang yan na ano. Siyempre, natural bilang boss. Siyempre, masisira rin tayo dito na bakit hindi nilinis yun? Kaya kung napinasok ko, pare palinis. Tama. Tapos yung isa pa noon na
tungkol lang din yun sa trabaho lang din na sobrang ano ba na gawin mo to sabi ko hindi, tulungan. Sabi ko hindi, ayoko ng ganyang ano safe na utos ka lang ng utos sa mga tao mo na ano na natataranta sila eh. Opo. Kailangan ang paggalamot sa kanila maayos din. Maayos ang ano, hindi ka pwede magtasang boses o ano. Parang pero, yung dating niya, daig pa yung parang boss. Oo, mas masahol pa. Tapos ayaw nang makinig sa akin. Pero okay lang. Pero pinagpasensyahan niyo po doon. Oo, inaano ko, hindi ko naman siya yung pinagalita, minura, gano'n. Hindi ko inaano. Yung salita lang, parang payong kapatid, oo. Parang gano'n. Pero ang ano niya, ano siya sa pera? Waldas, kumbaga. Gusto niya, kung ano yung tinrabaho niya na hindi nakatulong yung kasama niya, gusto niya sa kanya lang. Ah, okay. Parang sa game. Parang gusto lang niya, pag halimbawa paggawa niya, na hindi natulungan, hindi alam sa na kanya lang yun. Yung pera, yung tip. Yung tip. Hindi, yung commission. Ah, yung commission. Oh, pero ang commission ko, dapat is para sa lahat. Share, oh. Share yun. Yun ang hindi ko nagustuhan. Centralized lang, dapat. Oh. Pero, kasi, pero kung sa trabaho, ayos naman siya masipag. Talagang nakapagpahinga ako. Sa madaling salita, nagkaroon siya ng ano, lumaki ang ulo. Ay, isa yun. Lumaki ang ulo, hindi nagiging busy siya. Uh-huh. No, tapos parang feeling na niya siguro sa sarili niya, talagang alam na niya lahat ng ginagawa, uh-huh. No? Kaya parang nagiging demand na lang siya, ganito gawin mo, ganito gawin mo. And then ang mahirap pa doon kasi yung pag-uutos niya pasigaw. Pasigaw. Oh. Kahit naman sila lahat, pero sabi pa si Sean na talagang baka may nang pandinig niya kaya matas ang boses. Pero ang kinikwinto naman nila dito, laging sinikwinto niya raw na wala sa kaperanggot ang kita niya dito kumpara dun sa dati niya. Pero hindi, masama ah. Pumapalo siya ng 8 to 10,000 dito. 1 month niya, libre na bahay, libre pagkain. Ang galing, no? Oo, kasi marami siyang service. Kaya sabi ko, Sip, okay ka. Ano, minsan niloloko nila, kaya Joseph, paburger ka naman. Kasi pag nagsahod siya, ang 1 week niya, ay yung 2 weeks, kinsinas kasi siya sa sahod, papalo siya ng 6,000 plus. Tapos yung isang kinsinas naman, may 4,000. Ang laki ng sahod yan. Oo, oh, malaki. Eh, libre na yung malinis na yung lahat. Libre na lahat. Wala na siyang pinabayaran. Tapos sa bahay, namimili pa siya ng pagkain. Basta magsasabi siya, kuya, basta kahit ano mangyari, ayaw kong umulam ng ukra, ayaw kong umulam ng saluyot. Sip, puro masasarap yun eh. Kahit anong mangyari kaya, masarap na sa lang po, sabi ka niya. Eh, paano yung pinakbit? Masarap pinakbit. Eh, kumakain naman siya, pero hindi ko alam. Sabi ko, paano? Sip, kung nung sa lansangan ka pa, yung ginaganyan ko siya. Siguro, no? Bahala na magutom siya, basta ayaw hindi niya. Hindi ka ba kumakain nun? Kung sa akin, masasabi ko lang kay Joseph, kung mapanood niya itong ano na to. Yes, kuya, ano po ang mensahe niyo para kay Kuya Joseph? Ganito na lang, Sep, sana nasa magandang ano ka, bumalik ka man dyan sa dati mong trabaho, di ayos lang, maganda, tanggap ko yon. Dahil opportunities yan eh, kung magandang kinikita mo dyan. So ngayon, sana ang kinasama lang ng loob ko, tinanggap ka namin na tao, hindi hayop o aso. Sana umalis ka rin sana na tao. Kaya naman lang nagsabi na kuya, maganda kasi doon, malaking kinikita ko. Sana nagsabi ka pa rin sa akin dahil ako, ililit ko naman rin kita sa kung saan magandang ano mo eh. Total, kahit pa paano, nakaturuan mo yung mga kasamahan dito. So, natututo rin naman sila kung anong mga dapat na gawin sa mga ganitong negosyo. Ganito na lang sana, good luck na lang sa ano mo. Kung sana, suwertihin ka pa dyan sa ano mo, bago mong amo or dati mong amo, na mapagandang relasyon niyo diyan o ano. Good luck na lang sa ano mo. 'Yun lang po ang nasasabi ko sa kanya. So ayan, no. Wala ka pa ring pwedeng kabigin o itulak dito kay ano, kay kuya. Mabait pa rin bilang isang amo. Kaya ayun na lang, sana kahit papaano bumalik ka dito, kung talagang nakapagpasya ka na, nababalik ka doon sa dati mong amo, pwede ka naman magpaalam dito, sabi nga ni Sir Eric, magpaalam ka lang, no? Kasi yun ay, respeto kasi yun, nagpapakita ka na respeto dahil tinanggap kanila dito ng buong buo, tinuring ka parang pamilya. Yun man lang sa kanila na marinig yung
Boss Eric or Sir Eric, pwede bang aalis na ako? Kasi parang feeling ko mas gaganda ang kita ko doon. Wala namang problema sa kanya eh. No, wala namang problema. Basta magpaalam lang ng maayos. Ito po yung update natin kay Kuya Joseph. So hindi natin alam kung saan siya pupunta, or pupunta ba talaga siya doon sa dati niyang amo, or maghahanap siya ng panibagong amo, or babalik siya sa dating titira sa ilalim ng tulay. So titingnan po natin kung okay, sige Kuya. Hindi na kami magtatagal. Salamat din po sa pagano update na update ko kayo. Opo. Kung ano mang ano, kung ano doon siya sa ano. Alam natin alam na kahit ang bundon na hindi manghuhula. Pero yung hula-hula. Opo. Sir. Sige po, salamat. Sir Eric. Ingat kayo sa biyahe. Opo.